Good morning, Pilipinas, and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, makakapanayam na po natin ang isang weather forecaster ng PAGASA. Walang iba kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Kani-kanina lamang po ito pong binabantayan nga po natin na bagyong Ambo ay humina na sa pagiging isang low pressure area. Ngayon po, maaari nyo bang ipaliwanag sa ating viewers ano-anong factors ba yung nakakaapekto sa paghina ng isang bagyo? Una sa lahat, magandang umaga, Amor, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Ano? Ang nakaapekto sa paghina ng ating tropical depression na si Ambo ay dahil sa pagtama nga nito dito sa ating kabundukan ng Cordillera, ito ay nakaapekto sa kanya at ang pagbagtas naman nito sa ating landmass ay nakabawas sa moisture content ng ating bagyo, kaya't patuloy itong humina at naging isa na nga lamang siyang low pressure area. Tatandaan natin lahat yan para sa lahat ng nanonood ngayon. Kapag po nagkakaroon ng land interaction, ito pong sama ng panahon o bagyo, humihina po yan dahil sa kakulangan po ng moisture na nakukuha po nito. Dahil nga po patuloy natin binabantayan itong low pressure areas sa loob ng ating PAR, kailan po ba ito lalabas ng Philippine boundary o pwede po ba na ito ay malusaw bago pa man makalabas ng ating PAR? Sa kasalukuyan ng ating low pressure area, ito'y nasa layong 66 kilometers kanluran ng Lawag City. At sa kasalukuyan nating datos, kung patuloy itong hihina, ay posible itong malusaw bago makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy na lang po natin babantayan ng updates na ilalabas ng PAGASA sa mga susunod na oras kung ito nga ba ay masusustain itong kanyang pagiging low pressure area at lalabas ng PAR o kaya naman po ay malulusaw bago pa man lumabas ng ating boundary. At ito naman po, Mr. Mendoza, dahil pa rin po sa low pressure area, ano po ba ang dapat pang paghandaan ng ating mga manonood ngayon para po sa magiging lagay ng ating panahon ngayong Lunes? Ang dapat lang nating paghandaan ngayong araw na ito, ano, dahil meron pa rin epekto dito sa Mindanao, itong ating intertropical convergence zone, paghanda lamang natin yung ating mga posibleng pagbaha at mga pagguho ng lupa doon sa mga lugar na patuloy na nakakaranas naman ng mga pag-ulan. Kaya naman kung lalabas po kayo ng bahay, lalo na para sa mga estudyante o kaya naman yung mga papasok din ng opisina, huwag na lamang kakalimutang magdala ng payong o kaya naman po bago umalis ng bahay, mag-monitor muna sa mga updates tungkol sa lagay ng ating panahon. At kumusta naman po ang lagay ng ating mga karagatan, Mr. Mendoza? Ligtas na po ba ang pamamalaot ngayon sa lahat po ng baybayin ng bansa? Sa atin namang mga karagatan, ano, wala tayong nakataas na gale warning sa amang panig ng bansa, kaya't ligtas namang makakapalaot. Subalit, pinag-iingat pa rin natin ang ating mga mangingisda na pumalaot dahil sa ang magiging kalagayan nating karagatan, lalo tingit dito sa Luzon, ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Para sa sea travelers, lalong-lalo na itong mga mangingisda, dito nga po yan sa bahagi ng Luzon, na banggit po ni Mr. Mendoza, posible po na maranasan pa rin ang pagkakaroon ng maalong kondisyon ng karagatan. Kaya doble ingat, kung maaari po, ay manatili na lamang muna sa inyong bahay. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Mendoza, napansin ko po kasi nitong mga nakalipas na araw, halos sunod-sunod na, no, yung pagkakaroon po ng low pressure area o sama ng panahon, dito po yan sa ating boundary. So after po nitong abantayan po natin ngayon na low pressure area, meron ba kayong namamataan na panibagong sama ng panahon na posibleng sumunod dito? Sa ngayon, wala naman tayong namamataan, subalit meron tayong may cloud cluster tayo dito bandang silangan ng Kabisayaan na patuloy pa rin nating minomonitor kung sakali. Naku, meron na naman tayong binabantayan na grupo ng mga kaulapan, kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang yan sa Panahon TV. Ay maraming salamat po, Mr. Meno Mendoza, sa binagay impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng PAGASA. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.